Sa pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan, ito po muli ang inyong palatuntunang AdventistMed Facebook Live. Natin po sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at ng kanyang Adventist Lifestyle Medicine Department. At sa isang oras po ng makabuluhang talakayan, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtutok at pagsubaybay sa amin araw-araw, no, tuwing alas 10 ng umaga. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Minamahal naming Diyos, marami po salamat sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan at walang tigil na pagkakataon upang kami ay mas lalo naming mapabuti ang aming mga kalusugan. Inyo po kaming samahan sa aming gagawing talakayan. Ito'y maging pagpapala sa lahat ng maaabot at makakapakinig nito. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon nga pong umaga, ay bago matapos ang linggong ito, ay hindi natin pwedeng palampasin na wala tayong pinag-uusapan tungkol sa isang mahalagang aspeto ng ating lifestyle. Kaya po ang ating ihahatid ngayon ay may pamagat na protein. Can we eat too much of it? Yan, siguro, no? Yes. So, at ang maghahatid po sa atin yan ay walang iba kundi ang ating Associate Director ng Lifestyle Medicine Department natin at isa sa ating mga health educators and nutritionist and dietitian. Walang iba kundi si Ma'am Eden Elisan. Happy morning, Ma'am Eden. Happy morning, Sir Wilson. Ganun din po sa ating mga tagapagsubaybay. Yan. So, tunay po na ngayong mga panahong ito, no? Ay kahit nung hindi pa pandemya, no? Nung wala pang pandemya, wala pang COVID, ay alam naman natin patok na yung mga kainan na talagang will indulge you, yes, to so many proteins, no? Talagang eat all you can pa nga eh, no? Meron diyang baboy, manok at saka baka na, yes, yung buong plato halos buno na. Yeah, na dahil sa kapanonood natin ng Korean ay pati pagkain ng Korean ay KKK ay gustong-gusto na rin natin. At talaga namang hanggat kaya mo, hindi ka palalabasin ng kainang mga kainang ito. Kaya sana makarelate po tayong lahat, no? At lalo tigit yung mga na yung iba namimiss na ito eh. Pero meron ng pailan-ilang bukas nito. Ngayon, hindi ko na ho babanggitin. Yes. Kaya ibigay po natin kay Ma'am Eden itong talakayang ito. Makinig po tayong mabuti. Malaya po natin itong mawawatch party at ma-share para mas marami pa po ang makapakinig at makinabang. Yan. Sige po. Sir Wilson, madalas kasi ito yung protein na kung saan ito yung lagi mo maririnig, mm-hmm, sa mga tao, especially sa mga athlete. So, lagi nilang tinatanong pag halimbawa gusto nilang magpalaki ng muscles, bumili sa takbo, may sinasalihan sila mga competition. Number one na question nila is yung protein. At kahit po sa atin, mga kabataan, syempre, importante yung protein for growth talaga siya, no? Pero ito yung para nagiging issue, lalo na pag gusto ng isang tao na maging vegetarian. Then, no? So, sabi, paano kayo yung parang laging question sa lahat ng ating mga taga, yung mga viewers natin, ganun din sa mga pasyente natin. Number one talaga na question, yung paano protein. Na? Paano na ang protina pag ako'y nag-vegetarian? Yes. At saka hindi lang yun, no? Kinukulang ba ako? Deficient ba ako? O kailangan damihan ko yung protina na kailangan? So, tama, can we eat too much of it, no? So, yan po yung number one na question eh. Yung protein ba para lang ba sa muscle, Sir Wilson? Mm-hmm. Kasi talagang sa mga kalalakihan, ito po yung parang pinaka-issue. And then, sabi po sa pag-aaral, noong 1880, no, sabi, muscles were made of protein, totoo po yan. Pero, sabi ni Carl Voigt, napapansin niya kasi, Sir Wilson, yung mga coal miners, kinakalculate nila yung ano yung protein na binibigay, yung kinakain nila, nasa around 120 grams of protein a day. So sabi nila, ito siguro yung standard na protina na kailangan ng isang tao para po maging malakas. Kasi mga coal miners, kumbaga, ano sila eh,
talagang sobra yung tindi ng kanilang trabaho. Kailangan lumakas, kumain ng marami. And then, ever since, getting enough protein has been an obsession that persists to this day po. No? Mm-hmm. Hanggang ngayon, talaga obsession niya ng mga tao. Pero alam niyo po ba, yung protein, hindi yan ibig sabihin niyan, is sa muscles lang yan. Kailangan po yan ng ating hair, ng skin natin, ng connective tissues. Yan po lahat ay mainly made up of protein. Pero it doesn't mean po nakakain tayo ng sobra-sobra rin. Dahil mainly kailangan ng buhok natin, ng skin natin, ng muscles natin ng protina. So kumbaga, hindi porket kailangan siya, isang bandihado na yung kakainin po natin na protein. Okay, no? Kailangan po ng protein ng mga kabataan, no? Mm-hmm. Pero tatandaan nyo, hindi lang naman siya para sa lumaki ka, hindi lang po para ikaw ay tumangkad, para ikaw ay lumakas, kundi para po ikaw ay mabuhay ng mahaba. Okay? Mm-hmm. So ngayon po, may pag-aaral po noong 1930s, na yung mga laboratory animals po, especially yung mga hayop na ano yan, yung mga mice, yan po, ay nakita nila na pag high protein ang binibigay, nag-a-accelerate po yung kanilang maturation, tapos yung kanilang short span, Sir Wilson, ay umiikse. Lifespan. Lifespan, no? Shorten the lifespan. So, umiikse yung kanilang buhay. Mm-hmm. So, ano kayang meron doon sa protein? Pag sumusobra, eh umiikse pala ang buhay ng isang hayop. Totoo kaya siya sa isang tao. Okay? So, ngayon po, sabi po dito sa pag-aaral din, na 30 grams of protein daw po ay enough na. A day. Human body, sabi dito, very efficient daw po at pag nakakakuha na ng 30 grams at nire-recycle naman daw po ito ng ating katawan. Now, the only protein losses that need to be replaced are those that the body cannot retrieve, such as hair, fingernails, and toenails, and skin. So, ibig sabihin, Sir Wilson, malaking bagay na maunawaan natin ngayon po na yung protein na kailangan natin ay kayang iproseso ng katawan kung halimbawa magkaroon tayo ng deficiency. Mm-hmm. At pag kumain tayo sa panahon na kung saan na parami yung intake natin yon, gagamitin yun ng ating katawan para ma-augment yung panahon na kung saan kulang siya. Mm-hmm. Okay? So ngayon, pag may excess siya, iimbak lang niya para sa future o kaya sa mga panahon na kulang tayo ng protina. Pero sabi dito, ang kaya ng katawan talaga is 30 grams pala. Case-to-case basis, kung sosobra po ang kailangan o more than 30 grams ang i-require sa atin ng ating mga doktor at dietitian. Case-to-case basis siya. Especially pag may mga problem or conditions. Now, sabi dito, Sir Wilson, yung protein po, dapat po maunawa natin na ito po ay hindi lang protein na basta kinakain lang natin. Mm-hmm. Ito po ay made up of amino acids. Ito yung building blocks ng protein, Sir Wilson. Halimbawa po, ati po mga viewers dyan, ang pangalan ni Sir Wilson ay, syempre, ang letra ng pangalan ni Sir Wilson ay W-I-L-S-O-N, mm-hmm. Wilson. So, ito po ay, kumbaga yung amino acids, ito yung mga letra ng protein. At yung pinaka protein ay yun na yung mismo talagang kabuuanan ng amino acid, Sir Wilson. Mm-hmm. So parang pangalan mo kabuuanan na yan, pero yung letra niya W I L S O N. Yung amino acid. Yun yung amino acid. Kung wala yun, hindi mabubuo. Hindi mabubuo ang protein, mm-hmm. hindi mabubuo ang pangalan, Sir Wilson, kung wala yung mga letra na yun. So, sabi nga nila, Greek word, tinawag siya ng protein, proteos, because it is primary or first. Kailangan niya, macronutrient na kailangan din po ng ating katawan. Ngayon, kung papansinin niyo po sa screen niyo, yan yung amino acid. Actually, Sir Wilson, pinag-aaralan namin ito sa, ano, sa biochemistry. Napakadami niya. Mm. At iba-iba po yung size niya, shape niya, tsaka yung mga connective niya, yung mga pang-bind niya, yung para makonect-connect siya. Magkakaiba yan. May iba lang po yun ang posisyon, ay iba na yung amino acids na yon. Mm-hmm. Okay? Lahat pong nang yan, kailangan ng ating katawan, sinisynthesize para po magamit po ng pang-build ng muscles natin, ng hair natin, ng ating mata, ng mga cells natin. So, iba-iba po yan. Kumbaga, ito po sa screen nyo, sinaulo namin yung Sir Wilson eh. Kailangan mm-hmm. talaga masaulo namin yung pati position, pati mga numbers, at lahat ng yan po, pag pinagsama-sama mo, iba-ibang letra, Sir Wilson, out of your name, pwede tayo mag-create ng iba pang mga protein or iba pang name. Combinations of letters. Yan din, combinations of amino acids create different
types of protein. Okay? So, yan po, no? So, ang pinaka-example po niyan, yung parang beads, Sir Wilson, yung magkakadikit na yan, hindi mo alam, iba-ibang amino acids yan. Mm-hmm. Okay? So, ngayon po, sabi dito, there are ilan daw po, sir? Polypeptides, ha? Construct in 20 amino acids. Ilan daw po? Million, billion, trillion. Trillion. Mm-hmm. 10 trillion. 10 trillion po ang different polypeptides constructed in 20 amino acids. Yung kanyang pang connect. Okay? So, kumbaga, there is not enough matter in the universe to construct even one sample of each kind of peptides. So, ganyang kagaling ang pagkakagawa ng ating Panginoon. Okay? So, kung medyo hindi nyo po nakikita sa screen, basically po, ang pinaka-importante pong maunawaan natin niya na yung lahat ng protein na yan na ginawa ng Panginoon ay ginagamit ng buong katawan natin. At kumbaga po, alam ng Panginoon kung ano yung tama para sa atin. At kung if ever man nasusobra tayo, ipaprocess siya ng katawan. Pero pag parati pong sobra yung pagkain natin ng protina, dahil iniisip natin para siya sa muscles natin, para sa hair natin. Marami palang kailangan eh. Opo, kaya marami palang kailangan, pati sa cells natin. Tatandaan po natin na pwede po maka-affect ito sa ating katawan. Narinig niyo, Sir Wilson, no, sa ating mga kaibigan, pag tayo po ay meron ng sumasakit sa kidneys, no, yung mga may kidney problem, sinasabi po ng inyong mga doktor, oops, bawas ka na ng mga mapoprotina. Okay? Tsaka kasi po, pag sobra talaga, makaka-apekto sa ating kidneys. And sabi po dito, tatandaan natin, ang protein, meron tayo mga classification. Ito po yung tinatawag, Sir Wilson, na essentials, amino non-essentials, acids, amino acids, and conditionally amino acids. Ito po yung essential, yung katawan mo, hindi niya nasisynthesize, hindi niya kayang mag-produce ng amino acid na yon. So, kailangan, kainin mo siya at para masuplayan yung katawan mo. Okay. Meron naman pong non-essential, ibig sabihin yung katawan mo, pwede niyang i-produce yun. Okay? At yung conditionally, pag halimbawa po, under certain condition, bawa, ikaw po ay na-aksidente, may mga pasyente tayong na-burn, yung talaga nasunog, yung balat nila, yung pasyente natin na may fracture, so kailangan na mas madaming protina para magkaroon ng healing po yung kanilang mga wounds and burns. Okay. So, ito po yung mga klase ng mga amino acids na essential and non-essentials. May leucine tayo, methionine, valine, threonine, threonine, yes, histidine, tryptophan, and lysine. Ito po yung mga essential and non-essential, yung alanine, arginine, glycine, glutamine, yung mga naririnig natin na yan. Glutamine, yeah. Yes, yung mga glutamic acids. Uh-huh. Sabi natin, glutathione, mga ganyan. Actually, the body synthesizes it. Kumbaga, kaya niyang i-produce sa katawan natin. Uh-huh. And then, pati yung mga sinasabi natin, proline, aspartic acid, lahat po na yan ay non-essential amino acid. Ibig sabihin, yung katawan natin, kayang-kaya po niyang i-produce. So ngayon, Sir Wilson, kung may mga amino acids pala na hindi kaya i-produce ng katawan, dapat kakainin natin siya. Okay. At ang tanong, saan manggagaling? Saan manggagaling siya? Okay? So, eto Sir Wilson, tatandaan po natin, pag tayo po ay, nakikita niyo po dito sa screen, yung dietary protein, sir, pag kinain natin siya, nadadigest siya, no? So, nagihiwalay-hiwalay, parang yung pangalan mo, sir, magihiwalay-hiwalay yung W-I-L-S-O-N na yan. Yan yung amino acid, tapos ang gagawin ng katawan, sir, depende sa need ng katawan mo, i-reconstruct na yun. At yung reconstruction na yon depende sa kailangan ng muscles na merong damages o problema. Yun ang tawag doon, body proteins. Tapos, ibe-breakdown niya kung halimbawa, kailangan pa ng ibang muscles o iba pang katawan mo. Then, pupunta siya as energy production. Then, gagamitin siya for glucose or fatty acids. And then, gagamitin siya for other molecules that contain nitrogen. Yun. So, parang yung pangalan lang natin, pwedeng i-reshuffle. Depende sa gusto mo. Halimbawa, yung anak mo. Pag nagkaroon ka pa ng susunod na anak, Sir Wilson, syempre, pag lalaruin mo lang yung pangalan mo, parang ganon. So, parang ganon lang po yung nangyayari sa amino acid. Example po nito, Sir Wilson, debit card. Pwede mong ibahin, bad credit, di ba? Pero same letters lang. Tama po ba? Halimbawa po, yung amino acid na lysine, valine, tryptophan. So, magkakaiba yung sequence niya. Pag pinag-iba-iba mo, iba rin yung function niya.
So, halimbawa, slot machines, magiging cash, ano yan, sir? Loss in M. Yan, schoolmaster, the classroom. Di ba papasin nyo po, mga kaibigan, yung mga ating viewers yan, pwede yung same letters, iba yung pagkakakonstruct niya, ibahin mo, mag-iiba na rin ang meaning. Ganun din po yung nangyayari sa amino acid dati. Pag nag-change lang po siya ng placement, ng kanyang, tawag dito, napunta lang siya sa second place, third place, tas nag-reshuffle siya, basically po, iba na po ang function niya sa ating katawan. Mm-hmm. So, ganun kagaling yung katawan, kumbaga, kaya niyang, kumbaga sa pagkain, yung leftover, kaya pa niyang gawa ng paraan na gawing pagkain pa natin. Ma-recycle pa. Kumbaga, sa protein po, kaya niyang i-recycle. Mm-hmm. Okay? Depende po sa need ng ating katawan. Okay? So, simpleng-simple lang yan. At kung may katanungan ba tayo dyan, sir, when it comes to protein? Nakita ko lang kanina yung collagen, ano? Yes. Yung collagen, di ba? Ginagawa talaga yung supplement. Yes. And kadalasan, galing pa nga daw sa tupa. No? Tapos sinasaksak sa katawan. So, yan pala talaga ay proteina. Yes. Na kayang-kaya nang i-produce ng ating katawan. So, yung collagen ng tupa, sinasaksak daw sa natin sa tao para magpabatak, para mumata, no? Or yung may mga kulang sa collagen. So, doon na dito natin nakikita na in the animal kingdom, talagang meron talagang kakayanan yung ating mga katawan to produce some kinds of amino acids. Yes. So, gusto natin batiin muna itong mga nakatutok sa atin, no? Si Ma'am Banji Baroga, ito si Ninong Noel at Ninang Betty Prias dyan sa Toronto, Canada. Ano, God bless daw our health ministry. Thank you. Si Ma'am Marilyn Macasadias, Ma'am Selna Nabong, si Ma'am Lita Montesines sa Liliw SDA Church. Yes, ma'am. Si Ma'am Elsa Septimo dyan sa Baisa, Edna Duat, Grace Halandoon de Leon, si Ma'am Liz Bruel. And then si Emmanuel Pamignano and si Sir Charlie, sabi ano po ang protein requirement for senior citizens? Mm-hmm. Talaga naman ang paghahalata, no? Si Sir Nilmar Sapungan, si Sir Terence Tai mula sa Loma Linda, California. Happy watching, sir. Hello, and then sagutin natin to si Sir Charlie, baka iwanan tayo ng mga senior citizen natin nanonood. Marami tayong senior citizen nanonood. Yes. Ang tinatalakay po natin sa pangsimula, sir, is yung baseline ng protina na kung saan kaya palang i-recycle, kailangan kung may pagkukulang sa katawan natin, kaya ang gawa ng paraan ng ating katawan. At kung sobra, kaya rin gawa ng paraan yung mga excess. Pero pag every sobra na talaga, ay makakadamage na ito ng organs natin. Ngayon po, when comes to gano'ng karami, ngayon po, kailangan po ang isang dietitian, i-assess niya, Sir Wilson, kung ano ba yung health condition ng pasyente. Halimbawa, itong pasyente na to ay undergoing chemotherapy, o kaya may ano rin siya, mabagal yung metabolism niya. Doon tayo magkukompute based doon sa pangangailangan ng katawan. Tapos po, yung kayang i-process lang ng kidneys nila. Okay. So, pinaka-safe po sa inyo, sa mga senior, ay mga nasa 0.8 lang rin tayo. No, 0.08 rin tayo. So, okay? Kung 30 grams... 0.8, sorry. Kung 30 grams, ilan yun? Hindi kung sa normal na tao, 30 grams. 30 grams, sa senior, no? Ay ilan kaya? Halimbawa po, yung kanyang timbang ay nasa, palagi natin, 60. 60 times 0.8, yun po yung kalalabasan nung kanyang grams per protein. Safe na rin po yun sa mga senior. Pero kung halimbawa po ay dumarating po sa punto na mabilis yung muscle atrophy, halimbawa kasi bedridden, may sakit, so magkakaroon ng muscle atrophy. So, kailangan po yung muscles nila ay mabuild pa rin natin, ma-maintain natin, yung hindi yung mabawasan yung kanilang mga muscle mass. Okay. So, mga 0.8 pwede na. So, sa makatuwid ay case-to-case basic. Yes, case-to-case basis. Have to see po ang mga ating senior citizen, depende sa inyong edad, activity, health conditions lalong-lalo na pagtatanungin ay protein requirements. Yes. Kasi hindi pwedeng sumobra, hindi rin pwedeng kumulan dahil yung muscle mass, Sir Wilson, pag tayo to matanda, actually yung muscle mass natin nababawasan. Mm-hmm. So kaya importante yung exercise, importante yung nutrition para po kahit sa pagtanda natin na maintain natin yung muscle mass natin. Mm-hmm. Okay? So hindi lang, sir, muscle mass, yung structure ng katawan, kundi yung immunity natin. May kinalaman po kasi yan sa immunity ng mga senior citizen natin. Okay?
So, next po natin is that, tandaan po natin, ito yung pinaka-favorite ko, Sir Wilson, eh. When we talk about protein, yung amino acid pool. Mm-hmm. Kasi, ginawa siya talaga ng Panginoon sa ating katawan para pag halimbawa, yung dietary protein natin, papasok yan sa amino acid pool. Mm-hmm. Tapos, gagamitin yan sa tissue, pang plasma protein, enzyme, hormones, antibodies, hemoglobin. Gagamitin din siya for glucose, glycogen, lipids, at gagamitin siya for non-protein compounds, yung mga hem natin, tsaka gagamitin siya for another creation of new amino acids sa ating katawan. Mm-hmm. At tsaka gagamitin rin siya for catabolism, water, urea, tsaka energy. Mm-hmm. Pero sir, ang maganda dito sa amino acid pool, pag halimbawa po kulang yung kinain mo, siya yung bahalang mag-organize ng kulang na yon. Kumbaga, hindi ora-orada, magiging deficient ka kasi siya nagme-maintain. Pag sumobra ka naman sa susunod na panahon, siya pa rin magme-maintain nun. Kumbaga yung amino acid pool, kumbaga siya yung parang pinakabangko natin. Mm-hmm. Na kung saan, mag-imba ka, pagkulang ka, bibigyan ka niya. Pag halimbawa, sobra ka, pasok ka pa rin. Ganun siya. So hanggang hindi po nawawala yung amino acid pool sa atin, ay safe tayo. As long as na sinusupply din natin siya sa mga panahon na kulang tayo. Especially Sir Wilson, pag taggutom. Pag yung taggutom na, siya yung nagme-maintain ng katawan natin para hindi manghina, tsaka hindi kulangin yung protina sa ating katawan. Meron akong gustong i-cite na halimbawa, Ma'am Eden. Pero I don't know if this is the appropriate time. Kung papansinin ho natin, yung ating pambansang kamao, si Senator Manny Pacquiao, pag siya ay nasa training dyan sa Estados Unidos o dito sa Pilipinas, meron siyang weight na dapat i-attain, i-achieve. So, sa tingin ko, ang kanyang protein intake ay very, maganda. Very controlled. Yes. And maganda. Pero pagkatapos niya magpa-weigh, anong kinakain niya? Kumakain siya, hindi nawawala po yung pinapaitan. Lahat na ng mga matataas na protein. Kasi tapos na siyang mag-training, tapos na siyang mag-weigh, magkikipaglaban na lang. So, sa akin parang merong talagang wisdom and light. If we manage the protein in our body, it will not only help us healthy sa kanya, yung weight management. Very effective. Kasi kung ilang kilo ba yung ina-achieve niya, 55 kilos lang dapat. So, achieve na achieve niya yun. So, the more that we can see the light, that there is really a big danger pagka sobra-sobra naman. Exactly. Totoo po yan. Kaya kung merong gustong-gusto mo yung amino acid pool, marami naman siguro dyan, may amino acid overflowing pool. Sumusobra na. Sobra-sobra. O nga po. Mm-hmm. Pag sumusobra ay delikado. Anything po, kahit good, maganda yan. Pag sobra, hindi pa rin maganda. So dapat balance lang. So, ito Sir Wilson, gusto kong basahin mo Sir Wilson ito. Sabi dyan, the dietary protein that makes up the human body are not obtained directly from the diet. Rather, dietary protein is broken down into its constituent amino acids, which the body then uses to build the specific proteins it needs. Thus, it is the amino acids rather than protein that are essential nutrients. Yes. Oh. Yung amino acids, yung letra ng pangalan ni Sir Wilson, kaya nabuo yung Wilson. Huh? Yes. So, yung katawan natin, Sir Wilson, kumbaga, pag hindi nga talaga nakain natin, magpuproduce si amino acid pool ng halimbawa lysine, glutathione, mga ganon, nagpuproduce talaga siya eh. Collagen. Oo, collagen, pag wala talaga tayo. Kumbaga, hindi naman directly coming from our food. Yung from our food, yung essential nutrients. Pero, kaya pa rin i-produce ng katawan yung kakulangan pa rin ng ating katawan. Pero, kailangan pa rin kakain din tayo. Wag lang talaga sobra. Now, during those times, Sir Wilson, yung mga researcher, inisip nila, teka, gano'n ba talaga karami yung kailangan ng isang tao? So, nung 1880, ito yung mga, yung mga miners pa eh. Kala nila talaga, strong men, kailangan, should eat a lot of protein. 1880, so, 100, mga ano yan? Panahon ng mga gladiators pa yata. Gladiators, 120 grams. Uh-huh. Nung dumating na po yung mga research, like, Chittenden,
1905, 60 grams. So, half agad yung binaba niya. Then, nung 1913, 40 grams. So, 1920, si Sherman na 35 grams. And 1955, sabi niya 25. And umabot si 1955 na Rose, 20 grams lang daw. Mm-hmm. No, so, although sobrang baba na yung 20 grams, pero nabanggit kasi sa pag-aaral na ang dami nagkakaroon ng sakit dahil sa mataas na protina. Mm-hmm. Especially dyan, tumaas na yung rate ng kidney disease. Okay, so kaya po sabi sa RDA ng American yung American recommended daily allowance po RDA natin is mga nasa 0.35 grams per pound lang daw po ng body weight. Mm-hmm. So per pound halimbawa ikaw ay 110 pounds times 0.35 grams. Mm-hmm. So yun na po yung grams ng protina na kailangan ng isang tao. So parang yun ang recommendation nung sa US. Now sa atin po, papansin niyo Sir Wilson, WHO said that 50 grams is enough at yung iba naman po minimum requirements is 30 grams per day. So as you can see po, ito po yung mga recommendations ng US. Mm-hmm. Sa atin naman ano kayang recommendation later po we'll discover. Now ito po yung mga animal sources ng protein. You can see your beef, your chicken, your fish, your pork and eggs and dairy. Matataas po talaga yung protina niya, Sir Wilson. Uh-huh. Don't forget din po na hindi lang animal based ang merong protein. Yung atin din pong, meron din po ang plant-based. Okay? Now, sabi po dito sa protein consumption per day, sir, in China, papasin Sir Wilson, no? Yung animal protein nila, nasa 64 grams lang. At yung karamihan ng kanilang diet ay plant na, Sir Wilson. Mm-hmm. Yung India, pansin niyo mo, 66 grams. The rest is plant. Yung Mexico, Sir Wilson, 68. And then yung animal, yung sa, yes, US. Sa USA, nasa 101 grams. Wow. At only lang yung part ng plants. If you're going to look for the research ng China, India, Mexico, USA, yung when it comes to lifestyle-related diseases, hypertension, diabetes, cancer, mas mataas sa tingin mo sa bansa? Siyempre, US. US po, uh-huh. No? US. And they have found out na dahil po sa pagkain nila ng high-protein diet, kaya mas mataas yung risk nila magkaroon ng mga lifestyle-related diseases like cancer, diabetes, hypertension, kidney diseases. Mm-hmm. Okay? So, may kinalaman din po sa protein intake nila. Kaya, Sir Wilson, pakibasa daw po. Sabi niya, ano daw po ba ang problema? Yes. Most of the protein eaten by Westerners comes from animal sources and it is loaded with cholesterol and fat. Because fat is well hidden, many people don't realize that meats and dairy products average from 50 to 85% of their calories as fat calories. Yun. Oh. So, hindi lang protein pala, Sir Wilson, yung nakukuha natin doon sa animal-based food na kinakuha na natin ng sources natin. No? Kundi yung, andaw Sir Wilson na highlight dyan? Naku. Cholesterol and fat. Yes, cholesterol and fat. Na nagiging fat calories. Yes. Fat calories, no? Yes. And kala natin kasi, kahit sabihin natin, sir, lean meat yan, it has still cholesterol and fats. Meron pa rin po yung cholesterol and fats. Kasi, kumbaga, ang hayop, may liver siya, pinoproduce na niya yung cholesterol, tas yung fats, kasama na dun sa lean meat na yon. Hindi mo yun na-extract na as in lean meat lang talaga. So, ano daw po mangyayari pag yung protein from animal sources ay sobra sa in-intake natin? Ano mangyayari daw po, Sir Wilson? Yeah. Protein from animal sources promotes atherosclerosis, high protein cuts endurance associated with osteoporosis, age of sexual maturity, and then promotes growth of several cancers. Yan. Yeah. Ito po ay according kay Dr. Eileen and Dr. Hansdale. Kasi po, sa pag-aaral talaga, Sir Wilson, no, yung pansinin mo yung mga kabataan na dati nag-menstruation at age like mga ilan 14, 15. 13, 14, yes. mga tin. Mm-hmm. Ngayon as early as 12, yes. As early as even 10. 10, may 8 pa nga Sir Wilson, no? Oh. So, because sasabihin nila hormonal
problem, pero actually po sa pag-aaral din, may kinalaman din po yung high protein intake ng magulang, pati po nung bata. Uh-huh. Okay? And then, yun nga po, pag tayo ay sa mga athlete, Sir Wilson, actually it cuts endurance eh. Kasi po, meron din siyang calorie yung protein. At saka po, yung muscles natin, nabibuild po talaga yan through exercise. Mm-hmm. Hindi lang po through eating a lot of protein. Kaya po maraming athletes ngayon, nakakalungkot Sir Wilson sa ating mga kaibigan na nanonood yan. Talagang meron pong nagpapakusult sa atin na nasira yung kidneys niya. Uh-huh. Nagda-dialysis po and lo and behold, may kaibigan ako na na-transplant na siya. Uh-huh. Kasi nga, after niyang, before and after nung marathon, talagang grabe. Sir Wilson, hindi lang carbo loading, protein loading. Talaga, loaded talaga sila with protein kasi nga po, kala nila, yun po yung nagpapalakas sa kanila during performance. Yeah. Speaking okay. of this endurance, going back to Manny yes. Pacquiao, no? Yes. Siguro talagang controlled yung kanyang protein intake during the training. Yes. No? Kaya very healthy, very mataas actually, ang kanyang endurance. Actually, si Manny Pacquiao, hindi siya yung fan of protein talaga eh. Mm-hmm. Fan of complex carbohydrate siya, which is, ano daw po yung mais. Mais, mga kamote, pansin niyo po, mga root crops. Carbo loading eh. Mm-hmm. So, pag nag-carbo loading ka, you find yung hindi yung mga high in fat like pizza. Yun yung napapansin ko pag nag-run kami ng marathon, yung 42, 21 kilometers yan. Maraming kakain na niya sa fast food, talagang pizza, kakain niya ng tinapay, kakain niya ng mga burgers, no? Uh-huh. And then, kaya pag tumatakbo, lumalakit na yung paws nila, napapagod agad sila. Kasi nga po, when we say carbo loading, dapat complex carbohydrates, which mainly coming from your root crops, uh-huh. which coming from your brown rice, yan. Tapos po, yung kamote tsaka mais. Mm. Kaya po si Manny Pacquiao, nakita ko sa US dati, pumunta ako doon, mm-hmm. yung inakyatan niya talaga, yung tinatakbuhan niya. Doon, no? California. Sa California. So yung basically po, yung po ang mga diet talaga ni Pacquiao, hindi siya yung lumalantak ng ng karne, ng isang buong, isang plato, hindi po. I think talaga po, and I believe talaga, pati sa mga research natin, is importante, may protein, pero not too much. Mm-hmm. And what is, how much is too much, no? Ito po yung pag sumosobra na kayo, dun sa binigay sa inyo ng dietitian, ang safe natin, Sir Wilson, yung kilo body weight, Sir Wilson, ita times mo yon sa 0.8. Okay, so yung lalabas po na gram, na number is yun yung grams na kailangan. Halimbawa, Sir Wilson, ikaw ay 60 times 0.8 equivalent nun, yun na yung yung grams na kailangan mo talaga for the whole day. Okay. Case to case basis pa rin po yun, pero pinaka-safe yung 0.6 to 0.8. Okay? Speaking so, yung balikan yes. ko lang yung number one mo dun, yung Ate Rose Clerosis, yes. Meron akong kaibigan, hindi ko nababanggitin kung saan Western countries. Mm. Just recently, kasing edad ko lang siya, na-bypass siya. Oh. So sabi ko, naku, bakit naman ano nangyari dito sa aking kaibigan? So, because they have been there for more than 10 years now. Mm-hmm. So probably, malaki talagang factor, no? Yung diet nila doon. Mm-hmm. And then, kaya buti na lang, nakasurvive siya, no? Tama. Naging survivor siya, nakabalik na siya ngayon sa kanyang trabaho. Mm-hmm. Pero nakakalungkot, very yes. young, no? Yes. Ay nabuksan ang puso, na open heart, na bypass. So, talaga nga malaki ang nito, promote atherosclerosis. Tama. Yeah. So, balikan natin 'tong ating mga nanonood, si yes. Manang Sita, Kumamo diyan sa Milpitas, California, hello si Kuya Elmer Daos. Hello si Ma'am Perlita Balsita ng Villamor at si Ma'am Rosbike Regio, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Yes, thank you po. So, Sir Wilson, kanina ginamit natin 60 kilo body weight. Alam mo, uh-huh. 60 kilo body weight ka, no? Times that sa 0.8. So, that will be 48 grams of protein lang palang kailangan mo for the whole day. So, medyo mataas, pag, 48 grams na yun, Sir Wilson. Actually, pag kinain mo yung kamote, ay pag kinain mo yung nuts, yung mga gulay, pati yung mga plant-based protein natin, kagaya ng mga munggo. Beans. Uh-huh. Actually, makukuha mo siya for the whole day. Uh-huh. Okay. Pero pag kumain ka na matchbox na karne. Tapos na agad. Tapos usapan. Na agad. Tapos na yung 48 mo. Kasi talagang siksik na siksik yung protina niya eh. Huwag ka na mag-compute. Pag sumobra ka doon, talagang madadalikado. Kaya pala yung ating power plate, Mm. na nire-recommend
kahit araw-araw may beans. Oo. It's okay. Yes. Kasi that's it. Mm. Hindi kasi sobra eh. And no guilt. Yes, guilt-free, cruel-free. Mm-hmm. And no side effect. No problem. Yes. Tsaka ang maganda dun po sa pag-aaral, yung kidneys po natin, kayang i-process yung mapoproduce yung urines and uric. Uh-huh. Talagang hindi po siya nakakapag-build up ng uric acid sa ating mga joints. Uh-huh. Kasi kayang i-process ng kidneys niya. Hindi mataas kasi yung protein na kung saan nag-ahad lang para ilabas siya ng kidneys. Uh-huh. Okay? Pero unlike po ng mga animal protein, ay talaga sobrang concentrated nga niya na kung saan, syempre, mapapasobra ka yung mataas yung uric acid niya, hindi kayang ilabas agad ng kidneys natin. Yun. Okay? So, sabi dito, remember po yung protein, digestion, the quality and quantity, yun po yung pinaka-importante. Hindi lang yung quality, kundi quantity. Yung dami. Hindi lang po dapat kulang, hindi rin dapat sobra, tamang-tama lang. Mm. So, tatandaan po natin, bibilisan natin dito, sabi po dito sa pag-aaral, bibisa natin, totoo po na kailangan nyo ng albumin. Ito po yung simpleng gusto nating ibigay sa inyo. Pag high protein kayo tandaan natin high protein, sir, mababa yung pH niya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, acidic siya. Okay? And remember, since acidic siya, it stays longer. It stays longer po sa ating stomach. Sabi ang tagal nga, binubulok, niya. No? Oo. Kaya pag umutot ka ay mabaho. So, very acidic. Yes. Ang tagal niya pang iproseso ng, ang tagal pa iproseso ng ating mga, ng stomach natin. Yung protein, kasi nga po, na mula sa mga karne, kasi sobrang acidic niya. Mm-hmm. Okay? And then, tatandaan din po natin, pag ito po'y matagal doon sa ating tiyan, nagkakaroon po ng fermentation. Parang alak, no? Nape-ferment. Yes. Higher acid levels. Tapos po, syempre, it can cause heartburn, ulcer formation, and host of other condition. Mm-hmm. So, yan po yung medyo talagang disadvantage when we get our protein from animal source. Okay. Okay? And then, isa pa po dyan, yung high fat niya, hindi lang sir yung acid niya, no? Yung kanyang pH. Uh-huh. Yung high fat pa niya, sorry. Not digested in the stomach. Okay? Oh. Hindi siya na-digested. So, kino-coats nung fat yung food na kinain mo. Tapos, inhibits the water-soluble pepsin from operating optimally. Ibig sabihin, Sir Wilson, hindi niya agad na-digest tuloy yung protein. Okay. Kasi di ba yung mga animal sources natin ng protein ay high in fat din sila. Okay. So, kino-coat niya yung karne, kaya naman po yung protina na kung saan dapat dinadigest na siya. Ma-process. Na o ng pepsin. Mm. Kaso lang po, yung enzyme na yun, kaso lang, dahil naka-coat siya, nakabalot siya doon sa fats na yon, matagal po siyang ma-digest, ma-peperment talaga siya doon sa ating mga tiyan. Yeah. Okay, talaga po mapapanis. So you can just imagine, ano, imbes na parang sa gilingan ay lumalabas na yung katas, at yung katas na yon, yun yung mga amino acids, yes, na pupunta sana sa ating bloodstream. Eh, hindi makalabas. Hindi makalabas. No, binubulok niya lang ng binubulok, napapanis. So, wala na. Oh. No use. No? Yes. So, medyo talagang ang hirap lang talaga yung mga animal source ng protein natin ay more acidic sila, longer stomach digestion, na-ferment, tsaka high in fat. So, yan po yung medyo pangit lang when it comes, ito yung mga disadvantage when it comes to eating animal source of protein. Okay? So, yan. Quadruple. Lalo na kung sobra-sobra pa. Yes. Kung too much. No? Kung onti lang yan, ganyan na nangyari. How much po kung sobra-sobra siya. Okay? So, protein excess, Sir Wilson, pakibasa po. Yan. Mangyayari daw po. Overweight. Yes. Obesity. And then, fluid balance is affected. Yes. Creatinine and blood urea levels will increase. And then, saturated fat and cholesterol. Yan. Ay, ano mangyayari? Yan. Yan po ang mga pwedeng mangyari pag sobra po yung protina natin. It can cause obesity, overweight, fluid balance, na nagkakaroon po ng imbalance. And then, creatinine, tumataas, Sir Wilson. Mm-hmm. Blood urea levels, saturated fat, and cholesterol. Ito yung binabanggit natin. Pwede kang magkasakit sa puso, sa kidneys, pwede kang magka-cancer, pwede kang maraming metabolic disorder
na makukuha mo. So that is why po, it's very important na talaga magpakonsult tayo sa ating doktor, magpakonsult tayo sa ating dietitian, kung gaano po dapat lang ang dami ng protein para sa inyo. Uh-huh. At yung source ng protein na mas mainam po para sa inyo. Kagaya po kanina binabanggit natin sa inyo, pag plant-based tayo, talagang guilt-free ka. Uh-huh. Animal, ano ba siya, cruelty-free siya. Tsaka okay po siya sa ating kalusugan. Pero pag animal source, kahit onti lang yan, may epekto na po yan, dun pa lang sa stomach natin. Uh-huh. Okay? So, Sir Wilson, isa pa po, nabanggit po ito ni, ano eh, ni Dr. Jody Flores, no? Ating orto. No, yung sa mga buto natin, sobrang acidic niya, it can even cause po talaga yung osteoporosis. No, kasi pag acidic, Sir Wilson, yung blood, tandaan natin, maglalabas yung ating mga buto ng calcium para ma-neutralize yung acidity po ng blood natin. Uh-huh. Okay, at hindi pa po yun, it can even cause stones din po, especially sa ating mga kidneys, yan. So, ito po yung mga example, stone type. Ito po yung pwede niyang ilabas, uric acid tsaka calcium. Now, Sir Wilson, may tanong. Baka po may mga tanong din dyan. Yung kaya. Ito nga, paano yung mga may amino acid deficiency? Supplements. Deficiency. At kailangan ng supplements. Yes. Yan. Actually ito, malalaki ito. Malalaki itong mga itong lalagyang ito sa tindahan. No? Yung mga nagpapalaki ng muscle. Yes. Yan, ang dami nga pag pumunta ka sa mga store na yan. Uh-huh. Talagang ganun yung ano eh. Malaki eh, kasi ganun daw ang gagawin sa katawan mo eh. Lalaki. Lalaki ka talaga. Lalaki ka, no? So, lumaki. Pero, ang very dangerous sa kidney. Kidney ba? Oo. Kidneys, heart. Ang dami eh. Actually po, yung amino acid supplements, we can give that case-to-case basis. Kung halimbawa yung pasyente, kailangan talaga, nasa condition na ang bilis ng pagbaba ng muscle mass niya, we can give that. Uh-huh. Pero po, kung tayo naman ay normal ang pagkain natin, wala tayong problema, wala tayong sakit, eh kain tayo ng food as grown, yung talagang nanguya natin. Uh-huh. Kasi po alam nyo, papansinin nyo ha, wala po kayo nakikita kahit saan o kahit sinong health professional ang magsasabi sa'yo, okay, you need 40 grams of lysine. Yung mga amount, specification, amount na recommendation na amount po sa mga amino acid. Kasi talaga lang po, ang katawan natin ay may sarili siyang rate and process na amount na kailangan lang po ng katawan natin. So, yan ang hindi pa nadi-discover natin. Kasi nga po, pag sumusobra, yan po yung pwede mangyari sa supplementation service. So, pwede ka talagang sumobra. Actually po, pwede kayong sumobra, hindi kulang eh. Kasi kung kulang, bahala ng katawan eh. Kung sobra, normally pag ini-intake natin siya, napapasobra tayo. Okay, kahit sabihin natin may labels, napapasobra talaga tayo. Speaking of this amino acid supplements, yes. Ma'am Eden, ano, nung minsan tayo ay, siyempre, alam mo naman, normal sa lalaki ang gustong lumaki ang katawan. Yes. Pero ako nagpapasalamat sa ating fitness instructor, ano, si Sir Gilbert Intero. Yeah. Sabi niya, nung ako yung nag-gym, sabi niya, Sir, ano bang gusto mo? Maging maselan ka? O maging tone lang yung katawan mo? Kasi kung gusto mo masel-maselan, ay hindi mabilis. Mm-hmm. No? At matutokso ka talagang bumilin niya yung down ng mga yan. No? Kasi pag nag-gym ka at saka mayroon kang ganyan supplement, ay medyo okay daw ang result. Mm-hmm. Panlabas. Panlabas. No? Ngayon, panlabas lang naintindihan natin. Mm-hmm. Dahil ngayon, nas lalo natin naintindihan na mayroon din siyang masama naman palang epekto sa loob ng ating mga organs ng ating mga katawan, no? So gusto natin nga bago tayo matapos dito si Mama Masangkay Tanay Marilu, ano? Thank you for the information si Ma'am Sally Flores from Canada din nanonood. Hello. And then si Mama Marilu Masangkay na po compute niya na yung kanyang protein salamat requirement, po sa inyo ano? And then si Ma'am Lalaine Abril. And then si Sir Jory Lobinaria, yan, yes, senior po. Citizen din to, retiree natin. Yes, pwede po nila i-compute no, kung ano yung timbang nyo, pwede nyo i-compute sa 0.6 or 0.8, yan po yung range ng protein na kailangan nila. As long as po na wala kayong
health conditions, and much better po to consult with your dietitian and doctor. So yung plants are the primary protein. Alam niyo po ba kung bakit? At mm-hmm. Sir Wilson, kasi ang iniisip nila, yung protein primary coming from the source ng animal source, no? Okay. Pero alam niyo po ba na sa makikita niyo sa screen, plants are the primary protein. Bakit? Bakit kaya ito ang pinaka-primary protein natin? Ito lang, Sir Wilson, yung pinaka-madaling-madaling pag-iisip. Yung mga plants, Sir Wilson, ito yung kinakain dapat natin. Okay. Para lumakas tayo. Yan yung plant protein digestion, no? Yung amino acid na-absorb ng katawan, kinoconstruct of various protein na kailangan ng katawan. Now, ito pong ginagawa ng hayop. Kinakain din yan, di ba? Okay. Kasi mainly, yung mga hayop natin, baka, manok, lahat na yan, baboy, yung mga kambing. Kambing. Ang kinakain po nila talaga ay yung mga plants. Plant-based din. Plant-based din. So, ang source pala ng protein nila, plant-based. Plant-based. So, ang mangyayari, Sir Wilson, pag hindi ka dumiretso doon sa plant protein, may haharang sa'yo doon sa plant protein at ang humarang is yung karne dahil inisip mo yun ang sources ng protein mo, mm-hmm. nagiging second consumer ka lang. Diba? Kumbaga, hindi ka nagiging direct consumer. Kumbaga, second consumer ka kasi yung first consumer talaga ay yung hayop. Tapos, yung kinain ng hayop na protina na galing dun sa plant, kinakain mo, second consumer ka na. So, sa makatawid, yung mga protein na kinakain natin galing sa karne ay processed na. Kasi dumaan na sa isang pang pang proseso. Yes. No? Instead na rekta tayo. Yes. Ano? Primarily, ay nagiging secondary, lang tayo. Consumer. Okay. So, parang niloloko natin yung sarili natin. Kasi yung mga hayop, yung malalakas na hayop, elepante, yung malalaki talaga at malalakas, coming from the plant yung protein nila. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, may wisdom dun . Pinapaisip sa atin ng Panginoon, teka lang, bakit ka ba ako makain nga ng hayop? Nung ginawa ko ang mundo, ang binigay ko sa iyo is yung, di ba, sa Genesis 1:29, mga kaibigan, di ba, mga prutas, mga halaman, yung mga fruit bunga, bearing. Yan. Yan yung mga gusto ng Panginoon dahil kumpleto na yan sa protina. Uh-huh. Okay, so, kita niyo po sa screen, kilala niyo po ba ito? Uh-huh. Yan, sino makakakula? Siyempre, may pangalan . Si Papay. Alam nyo, Sir Wilson, isa sa mga favorite ko yan, si Papay. Si Brutus. Kahit talagang suntok-suntok siya ni Bruno, talagang pag nakakain siya ng spinach, alam mo, may wisdom sa palabas na to. Uh-huh. Kasi talagang yung protein coming from, ay yung protein, yung lakas, ay makukuha niya dun sa green leafy vegetables na spinach. Talagang, siguro mahilig ako sa mga dahon kasi paborito ko rin yan. So yan, kaya nga po pag tinamo Sir Wilson, isang suntok lang ni Papay sa, although na sa bowl, ha? Sa bowl, no? Talagang sobrang lakas na hihiwa na. Although na hindi po yan talaga yung parang, yung totoo, pero it has something to do din talaga sa mga kinakain ni Papay. Mm. At alam nyo yung nag-create ng Papay, I believe rin na na-observe niya rin ito. Hindi man siya dietitian, pero siguro na-observe niya, long time ago, Sir Wilson, di ba? Yung lakas talaga ng isang tao, naniniwala tayo na galing talaga sa mga plant kingdom . Mm-hmm. Di ba po, no? So ngayon, ito po yung mga sources ng plant sources po ng protein, Sir Wilson. Picture na ninyo. Yes, no? Pwede na. Screenshot na. Yung peanut na yan, yung kasoy na yan, yung soybeans, tofu. At yan po, pag kinain nyo, hindi lang protein ang makukuha nyo. Maraming iba pang vitamins, yes, and minerals. Mga phytochemicals, essential nutrients na kailangan po na ating katawan. At hindi lang, Sir Wilson, mabubusog pa tayo. Mm-hmm. Hindi yung parang kagaya ng karne, pag kumain tayo, parang kulang pa yung isang plato . Di ba? Kulang ba yung isang matchbox, di ba? Napapasobra po tayo. So mas mainam po talaga na yung sources ng protein natin ay coming from plants talaga. Ito po, Sir Wilson, no? Talagang pag i-compare mo yung protein coming from animal, compare mo sa plant, ay talaga makikita mo, ito, Sir Wilson, yung pinaka natin, yung steak. Mm-hmm. Tingnan mo, Sir Wilson, 5.4 gram of protein yung 100. Ay, yung 100 broccoli, no? Ng broccoli, it has 11.2 grams of protein. Times 2. Yes, times two, sorry. And then, ito pa yung iba natin. You can screenshot this one po and look at the difference po when it comes to protein, fats, and carbo. So, papansinin mo, sa mga meat, sir, wala halos na carbo. And then, papansinin din nyo po, yung fats ang taas, Sir Wilson, when it comes to meat.
Pero sa ano, sa mga grains, may fat siya pero minimal lang. Okay. 8%, 3%, unlike po ng sa animal, it has 68%, 41%, 87%, 12%, which is, papansinin mo, Sir Wilson, makaka-apekto talaga yan. Paano yun ipaprocess ng katawan, ano? Yung ganun katataas. Yes. No? Samantalang yung mababang percentage, huwag mo natin problemahin yan. Bahala na yung katawan natin dyan, no? Tama po. All plant foods contain enough protein. Tatandaan niyo po yan. Kahit po yung mga high biological value po ay makukuha pa rin po natin yan sa animal kingdom service. So, kasi sabi nila, yung egg, ang taas ng score niya when it comes to high biological value. Pero kahit po yung mga rice, it has half naman po ng biological scores natin. Okay? Mm-hmm. So, sa lastly po, Sir Wilson, don't worry kasi when we combined food, Sir Wilson, nagkakaroon ng complementary protein. Ibig sabihin, kung halimbawa yung grain, Sir Wilson, mataas siya sa tryptophan, methionine system, pero wala siyang lysine, get it from the legumes kasi may lysine siya. Mm-hmm. So pag kinain niyo po yung brown rice niyo tsaka munggo niyo, ang tawag po namin diyan ay complete protein, yung essential tsaka non-essential amino acids na kuha mo na lahat. Ayun. So we call it complete protein. Kaya po, tandaan nyo, yung mga beans na yan, tsaka mga grains na yan, pag pinagsama-sama mo, Sir Wilson, pati po mga nuts, nakuha mo na yung buong essential amino acids na makukuha mo din sa plant source, sa animal source, which is yung mga karne. Okay? So, siyempre, ang susi dyan ay tamang-tama lamang po. Yes po. Walang susobra. Yes po, walang susobra. Sir Wilson, ano gusto ko po ipakita to. Sino kaya tong ating nakikita? Si George Bush, no? Yan. Sabi dito ng Prescription for Nutrition Healing, therefore, it is not the quantity only, but the quality of protein in the diet that is important. Mm-hmm. Yung quality din po ang importante. Kaya kung papapiliin tayo sa dalawang yan, mamili tayo ng yung may makukuha pa tayong ibang essential nutrients at may phytochemicals at makakabuti, lalo-lalo na sa pandemyang ito. Mm-hmm. Okay. So, okay. Bago po tayo matapos, ay gusto muna nating bigyan daan ng ating mga patalastas. Panoorin po muna natin ito. Ito ang mga available services ng AdventistMed para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you. Pero walang walk-in, please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services. Immunization services. PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-through services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious, here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to the studio. Yan po ang ating mga patok na serbisyo at mga ino-offer dito sa ating ospital, sa ating paaralan, Manila Adventist College. At mamaya po, alas 12:30 hanggang alaunas dyan sa DWBL sa ating The Voice of Health Teleradio. At sa ating pong take-home, ano, itong ating gusto nating iwanan bago tayo sa ating talata
Sabi niyan, the body was not designed to handle the high concentrations and unusual combinations of amino acids in supplements. Yeah. Napaka ano po no, napakalinaw at tunay na ito ang ginawa ng Diyos sa ating mga katawan, no? Na siya ang nagdisenyo. At ang ating pong talata, bago manalangin si Ma'am Eden, ay ito po, galing sa 1 Corinto 6:12. Sabi diyan, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. So tunay po, lahat ng sobra ay hindi mainam, no? Walang maidudulot na mainam sa ating kalusugan at sa ating mga buhay. So tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng ating programa. Ama namin banal na mga pinang sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa katotohanan na siyang pinagkaloob niyo sa amin. Salamat Panginoon sa mga natutunan namin at nawa Panginoon na aming mga viewers na nakikinig ay nakinabang dito. At nawa Panginoon sila rin po ay mamuhay na may kalakasan at maganda pangangatawan. Pagpalain ang kanilang pamilya, pagpalain bawat isa at patuloy kaming pangunahan ng banal na espiritu, patuloy kaming tumingin kay Jesucristo. Ang lahat ito aming samot na lang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So hanggang sa susunod po, hanggang bukas po, dito sa inyong programa na patuloy na pinopromote ang ating sinasabi nating lifestyle is indeed a medicine. Ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia. Maraming salamat po and God bless you all.